gusto mo maging successful, maging isang tao ka nang walang excuse. Huwag kang mag-isip ng masyadong matagal. Huwag mong hinintay-hintayin yung mansana sa bumagsak. Putin mo, pitasin mo. Yung manana habit na naka-ingrain na sa atin, alam mo good news? Pwede ka naman mag-decide eh. Tanggalin mo yan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung sa mga simpleng sistema o rules, okay, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. So better magsimula ka ng small, no? Sa mga maliliit na bagay kung paano mo ma-develop yung sarili mo. Kasi tandaan mo, no? It's not about the how, it's the why. My point is I want to inspire you, to educate you so that you can motivate and inspire yourself. This is your mentor, Billy Dela Fuente, your friendly neighborhood mentor, diba? Para Spider-Man lang. Ang topic natin na pag-uusapan natin right now, kung gustong-gusto mo ng hashtag personal development and personal growth para ma-apply mo at makuha mo agad yung mga dreams and goals mo kung paano namin nakuha, maniwala ka, kaya mo rin. Ang topic natin for today is stop, look, and listen, okay? Of success, okay? So, parang tatawid ka lang, di ba? Actually, speaking of pagtawid, mapansin mo to, ha? Tayo talaga problema natin, no? Disiplina, eh. Pagtawid pa lang sa pedestrian lane, papansinin mo, no? Try mo to, ha? Pagka maglalakad na, no? Pagka stop, okay? Tapos yung tututututututut, nagagano, no? Ibig sabihin nun, walk. Pagka nag-red na, di ba, stop. Pero pansinin mo, huminto ka bigla, tapos bigla mo i-record. 80 to 70% or 90% ang ano, naglalakad. Ibig sabihin, hindi marunong mag-follow the rules. Ang point ko lang ito, kung sa mga simpleng sistema o rules, okay, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Bakit? Anong mas mahirap? Tumawid ng kalsada na sumusunod sa batas o payamanin yung sarili mo? Siyempre, mahirap payamanin yung sarili mo. Tama? So, ngayon, by now, if you're one of my loyal readers, by now, alam mo na, no, kung saan ako patutungo, no, na yung mga isang bagay na mga maliliit, kung dito sa mga maliliit na to hindi mo magawa, paano pa kaya sa mga malakihan? So, better magsimula ka ng small, no, sa mga maliliit na bagay kung paano mo ma-develop yung sarili mo. Kasi tandaan mo, no, it's not about the how, it's the why. Kapag yung why mo solid, no, yung core values mo solid, okay, parang ganito, values, okay, ang daming mga values, shing, nakita niyo ba yan? Ayan pala, baliktad pala, no? Family, or attitude, no, or faith, maraming mga different kind of values or attributes. Kung hindi solid yung dito mo, no, mahihirapan ka talaga eh. Okay, kasi magiging gulo-gulo talaga, no, yung path mo. Okay, kasi marami kang pit stop, marami kang detour, marami kang U-turn na papupuntahan, no. Pero alam mo, kung gusto mong mas suabe ng onte yung journey mo, kailangan start with yourself first. So, okay? Sabi nga may kasabihan, 'di ba? If you want to change the world, okay? Mahirap 'yun, no? Mga bansa-bansa nga nag-aaway. So focus ka sa bansa mo. So, if you want to change the country, the Philippines, ang hirap din nun. Kasi ang dami, di mapapasod lahat. So, paliliitin, di yung ano na lang, region, okay? Probinsya, kaya lang, di ba, governors get shot, okay? Di mo naman mapapasunod lahat, okay? Papa-follow or magiging open sa opinion mo or sa strategies mo. So, focus tayo sa neighborhood, barangay, ang hirap din nun, no? Marami nag-aaway, ganyan, or marami di sangayon sa'yo. So, focus ka sa family mo, yun na lang. Kaya mo bang mapasunod daddy mo? Or kaya mo bang mapasunod yung kapatid mo? Diba? Ang hirap. So, ito pala yung pinaka-lesson doon. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Alam bakit? Kasi kapag nag-focus ka sa sarili mo, mag-ra-radiate yan eh. In short, parang sakit lang yan, mahahawa yung mga kakilala mo, yung family mo. In short, pag nakita nila may change sa'yo, may nagbago sa'yo, no, naging better version ka na. Kasi ako mismo, hindi ako perfecto. Marami rin akong pagkakamali. Simula bata, actually, ngayon, nagkakamali pa din, no? Kaya kung meron akong nagawa ng pagkakamali sa inyo, sorry, okay? Importante, yung next version ng Billy or next version mo, diba?
So ito na. Kapag nakita nung daddy mo, mommy mo na nagbago ka, no? Mas better version of you, maawa sila eh. No? Magulat ka na lang, hindi mo sinabi, oh, bago ka. Pagka binago mo yung sarili mo, automatic, maawa sila sa'yo, magbabago sila ng kusay. Then eventually, mapaasawa mo yan, or tatay mo, or kapatid mo, or anak mo. Then eventually, mahawa yung community nyo. Then mahawa yung region nyo. Then mahawa yung country nyo. And palaki na palaki. So kailangan natin marami tayong nag-spread ng positivity and personal development. My point is, I want to inspire you, to educate you so that you can motivate and inspire yourself. Tama? So going back, yung stop, look, and listen, okay? Ito yung mga gusto kong i-share sa inyo. Ano yung mga bagay-bagay na tinigil ko na, mga tinignan ko, okay, at mga pinakinggan ko. Kaya ako successful right now. So, syempre, in terms of success, hindi lang naman siya pera. Okay? Kasi may mga kilala naman tayo, maraming pera pero di masaya. Okay? O hindi lang naman po relationship. Okay? Pero, apat yan. Personal development, or growth, or financial growth, okay? Or, okay? And spiritual growth, and relationship. So, itong apat na to, pag pinagsama-sama mo yan, yun yung field na ipofocus mo para maging successful ka. Ngayon, ito na. First muna, stop. Okay? Stop procrastinating. Okay? Ano yan? Sa Tagalog, di ba yung pinagpapabukas? Yung mga bagay-bagay na kaya mo nang gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Bakit? Imaginein mo to. Kayong tatanungin ko, anong gusto nyo? Di ba sa 30 years nyo? Okay? Yan, 30 years na nagtatrabaho ka. Tapos dun mo makukuha yung success. Kung papakitaan ko yun ng opportunity o pagkakataon, yung 30 years na yun, makukompress ng 5 years. Okay? O strategy, tips, no? Depende, no? Or knowledge. I-share kong knowledge sa inyo. From 30 years, makukuha mo yung success, naging 5 years. Payag ka? Okay? Payag ka? O yan, pumayag na siya, di ba? Pero ito, sa 30 years mo na nagtatrabaho, di ba mahirap? Okay? Di ba nagpapakapagod ka dyan? Kung tatanungin kita, syempre, kung kinompress natin yung success mo, ikukompress din natin yung paghihirap mo. Okay? Payag ka ba? Okay, for sure, papayag ka. Di ba? Payag. Payag, yan. So, bakit ka papayag? Well, syempre, kung 5 years kinompress mo yan, tapos naghihirap ka dito, nakuha mo na yung success in 5 years, ang tanong ko sa'yo, anong gagawin mo sa next remaining 25 years mo? Di ba halin nang maghirap ka sa loob ng 5 years? Kaysa naman maghirap ka sa loob ng 30 years, ganun din naman. Di ba halin nang mas mahirap yung 5 years mo para yung next 25 years mo, pahinga ka na lang. Tama? Okay? So, eto yan, no? Yung ipagpapabukas, alam mo, ang sagot lang dyan, huwag kang maging tamad eh. Okay? Huwag mong hinintayin-tayin yung mansanas na bumagsak. Kunin mo, pitasin mo. Di ba? Kung mataas, gawa mo ng paraan. Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Boom! Diba? Paano? Di kuha ka ng ladder. No? Kung mahirap yung subject, aralin mo pa. Okay? So, ang point ko lang dito, dahil sa katamaran natin, anong nangyari? Nagpa-pile up. Okay? Mas gusto lang natin yung nasa comfort zone natin. Ayaw nating mag-branch out. No? So, anong ginagawa natin? Eh di pinapabukas na natin. Okay, ano nangyari? Yung mga gagawin mo ngayon, pinapabukas. Okay, hanggang sa ano nangyari? Sa mga estudyante, no, na nanonood ngayon or binabasa yung article ko na to. Ano? Tatrabawin mo, di ba meron tinatawag na cramming? Okay. Kung kailan malapit na yung pasahan ng thesis o yung malapit na yung test, doon ka nag-aaral. Kung kailan malapit na yung pasahan ng assignment, doon ka nagkukumahog para ano, tapusin para may maipasa ka bukas. Sabi nga nila, magandang skill daw yun. Kasi bakit? Gumagaling ka daw sa under extreme pressure. Pwede mong ilagay sa resume yan, di ba? Can work under extreme pressure. Pag tinanong, bakit? Eh kasi bukas ang pasahan ng assignment. Bukas ko rin ginagawa, di ba? So pero hindi. For sure, kahit maganda yung nagawa mo. Pero imaginein mo kung sa 7 days, dito yung deadline mo. Dito mo tinapos. At least, itong mga remaining days mo. Na 1, 2, 3, 4... 5, 6 days, no? Or dito, so 5 days, may revisions, mas napaganda mo pa kaysa sa dito mo ginawa, no? On the 6th day, papasa mo on the 7th day.
Hindi mo alam kung maganda na. And sayang, mas napaganda pa sana. So, yung manana habit na naka-ingrain na sa atin, alam mo, good news, pwede ka naman mag-decide eh. Tanggalin mo yan. No? Yung pagpapabukas, yung katamaran, it's all in you. Alam mo, pwede mong gawin, okay, para matigil yan, okay, maghanap ka ng rason kung bakit ka sisipan. Sabi ko nga eh, kung alam ko lang to nung college ako, nung high school ako, malamang binge-listed din ako. Kasi feeling ko before, nung college, bobo ako eh, kasi dami kong bagsak, ganyan. Pero, hindi pala ako built para doon. At the same time, wala akong tamang mindset. Kasi, lahat naman ng bagay natututunan, kahit pati pagyaman natututunan din. So, yung pagiging masipag, natututunan din. Ang problema, takot ka lang. Bakit? Kasi tamad ka nga. No? So, kalabanin mo yung katamaran mo kasi tandaan mo, yung katamaran mo, di ka kayang pakaibin yan. The more ka mas maging tamad, the more kang mas walang makakain, wala kang makukuha, wala kang ma-achieve. Na, kaya ko pala isasabi, everyone deserves more. No? Kasi ang dami-dami, law of abundance, ang dami-daming lugar na mapuntahan, pagkain na makakain, taong matutulungan. Minsan, hindi lang puro sa'yo. No? Kaya, minsan, mag-isip ka ng iba para na magbe-benefit sa'yo. No? Para makatulong ka din. Okay? So, depende-depende yung kanya-kanyang trip at botones lang yan. And next, to stop. No? Okay? Giving excuses. Okay? Yung iba kasi, di ba, pinagpapabukas na, ito mamalupit dun sa iba kasi gina-justify pa nila. Nilalagyan pa nila ng excuse. Ito yung sa akin, no? No buts, no ifs, no excuses. Okay? Tandaan mo, walang yumaman ng puro dahilan. Lahat ng big time ngayon, small time noon. Diba? So, stop giving excuses. Okay? Especially, imagine mo, pag nalilate ka, eh kasi traffic. Eh kung alam mo traffic, bakit hindi ka gumising na mas maaga? Bakit hindi mo mas binilisan? No? Eh kasi, ganito ganyan. Wala eh. It's all on you. Tandaan mo, pag tumuro ka sa iba, no? Yung blaming game. Okay? Imagine mo, nakaturo dalawa. Okay? Ganyan, no? Pero yung tatlo sa'yo, it's all on you. Ikaw lang yung may kapangyarihan para matanggal yung mga excuses na yan. And sa mga nabasa ko, tayo mga Pilipino yung pinaka-imaginative at pinaka-magagaling na mag-excuse. Na ano, oh, bakit di ka makakapunta? Kaya friend mo, tinawagan mo sa meeting, no? Ah, pare, di ako makapunta. Pero sa totoo lang, nahiya ka kasi sobrang late mo na no, nagising. Sabihin mo, ah, pare, pasensya na. Kasi, nung papunta na ako dyan, biglang pag-open ko ng door, biglang may dumaan na kotse, tapos may putik, no, papunta, buti na iwasan kong ganun. Pag iwas kong ganun, may nakita naman akong poop, no? Na nakaano, buti na lang na iwasan kong ganyan. Eh, biglang may bumagsak na piano dun sa may second floor. Naiwasan ko din, yun nga lang, napaupo ako sa Tamtax. So, kailangan magpa-injection. So, imagine mo, di ba, yung gano'ng ka-wild yung imagination ng mga tao. And for sure, ikaw naka-experience ka na ng sobrang magagaling na excuses. Like, if you're a teacher, yung assignment na kain ng aso, pero binigyan ng laxative, so nakuha naman ang problem, nabasa yung ano, so hindi na maipasa, di ba? So, point lang ito. Gusto mo maging successful, maging isang tao ka nang walang excuse. Di ba? So, next, okay, yung stop overthinking, okay, and analyzing. Yung, eto na, yung masyadong isip ng isip, no? Ganyan pala yung sinasabi, no, yung masyadong matalino, actually, kahit di naman matalino eh, pero yung overanalyzing. Meron nga sabihan, di ba, yung analyze, paralyze. Kung masyadong isip ng isip, isa, dalawang, tatlong, apat na taong ka na, pinag-iisipan mo na desisyon, dahil tagal mo nag-isip, wala ka nagawa, wala ka natapos. Tama? So, imaginein mo, if may thesis ka, tapos nandun ka pa rin sa stage 1, dahil isip pa rin ng isip kung maganda to o hindi, alam mo, ito lang ang sagot dyan eh, Nike, just do it. Diba? Just do it! Okay? Gusto mong tumakbo? Just do it! Huwag mo na masyadong pag-isipan. Gusto mong mag-gym? Just do it! Okay? Gusto mo na mag-quit? Just do it! Diba? Ang importante, gawin mo na lang. Ang point ko lang ito. Okay? Kasi di mo malalaman kung tama yung decision mo pag di mo gagawin. Okay? So, pag wala kang ginawa, dahil masyado kang isip ng isip, ano nangyayari sa'yo? Wala ka. Wala kang growth. Wala kang natatapos. Okay? Wala kang napupuntahan. So, syempre, minsan naman nun, tipong, eh, baka naman kung just do it, just do it, ng
hindi pinag-iisipan. Ang point ko lang ito, huwag kang mag-isip ng masyadong matagal. Okay, tama na pag-isipan mo sa umpisa kung hindi ka sanay mag-isip na mabilisan. Kasi mayroon naman ako kilala, magaling sa critical thinking, yung mindset niya, ang bilis at maganda, yung decision niya talagang tama for him. No? Pero syempre, kung ikaw nagpa-practice, syempre pag-isipan mo, kaya lang ang point natin dito yung huwag masyadong matagal. Okay, huwag masyadong matagal to a point nang wala kang natatapos. So, alam nyo, eto yan, lahat ng sinabi kong stop doing, ako yun. Okay, before, kaya wala akong natatapos, kasi takot akong, kaya ako iso na matagal, kasi takot akong umpisahan. Ang dami kong mga tseboreche mga iniisip, so hindi ko masimulan yung isang bagay. Okay? Pangalawa, dahil ayoko mapahiya, so dami kong mga excuses na binibigay. Okay, dahil nga yung salita di dapat nababali, so magsisinungaling na lang minsan or magbibigay na lang ng excuse o gagawa na lang ng excuse, 'di ba? And syempre, yun nga, sa totoo lang, tamad talaga ako. Okay, ito ha, ulitin ko ha, tamad talaga ako. Pero dahil tamad ako, kaya sinipag ko ngayon. Bakit? Kasi mas gusto kong ma-enjoy yung buhay na mas maaga. At the same time, mas gusto kong mas marami akong matulungan. Kaya kahit tamad ako, sinisipag ko ngayon. Kaya kung ikaw tamad ngayon, okay lang yan. Diba? Sipagan mo na para mas makuha mo yung gusto mo. And pag marami ka na, na-hit mo na yung success, hindi doon ka na tamarin. Diba? Ang point ko lang, at least from here to there na hit mo. Now, ito na yung next. Look. Diba? Look. Okay. Ano to? Look for opportunities. Okay? Look for opportunities for you to grow. Do network. Diba? Attend trainings. Join groups, organizations. May sa pang daddy, Kiwanis, Lions Club, pang bata, JCI, diba? Or Rotary Club, or ang daming mga organization na Boy Scout, diba? Or home organization, diba? Or kunwari pang lolo naman, edi Knights of Columbus, diba? Knights of Columbus. So, yun nga. Marami kang opportunities to look. Okay? Pwedeng opportunity for you to grow as a business, opportunity sa growth, ang tawag nito, sa corporate ladder, or opportunities for you to mingle, no? Maraming klaseng opportunities. Ito lang yan. Anong mga opportunities for you to look? Mga bagay na nagbibigay sa personal development, mga bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng pera or opportunity, mga bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng spiritual growth, and syempre, opportunities sa relationship to grow, no? Yung mga iba, di ba? Isipin natin mga single, no? So, kaya ang problema, pag tinanong, lumalabas ba kayo? Kumbaga, minamarket mo ba yung sarili mo? Hindi ko yun yan. Pero yun na nga eh, you need to go out. Imaginein mo kung nakatira ka sa kuweba, talagang magiging single ka forever, di ba? So, yun, gusto mo maging double, go out, meet people, no? Hindi naman as a fair lang, uy, baka magkaroon ng, hindi. Kung babae ka, no? Hindi, makapag-ibigan ka lang sa lahat, okay? Hindi mo naman kailangan makapag-date, pero let's say, you go out with friends, or you join groups, no? Doon ka may makikita for sure, no? Kailangan niya lang, alam mo kung saan kang lugar kukuha. Kasi kung sa club or bar, yung mga palibas, mabilisan lang yan, no? Short time, di malamang, wala ka talaga makuha. Pero kung sa mga ganda organization, magandang, JCI, or ano, no? Or CCF, BCF, makikita mo, yung mga taong makikita mo dyan, talagang faithful, loyal, or may gustong papuntahan. Okay? So, alam mo yung background. So, yun din. And syempre, next, okay, asan pa yung look for mentors. Look for mentors, coach, teachers. Isa sa mga mentor ko, ayan, si Phil Jackson. Yung coach ni Michael Jordan, di ba? Sa mga mentor, tapos books, pwedeng audiobooks, pwedeng your barbero could be your mentor, or kasi may minsan may tututunan ka din doon, coach siya or teacher, di ba? Advisor, or pwedeng your class advisor sa school, pwede namang public speaker, trainers, pwedeng your dad, your parents, no? Ito lang, kailangan be on the lookout, kailangan tignan mo yung movie, pwedeng maging mentor din, yung audiobooks, pwedeng maging mentor, no? Trainers, okay? And yun nga, ito, yung ginagawa ko ngayon, the reason why I'm doing this right now, because I want to give value to you. Gusto kong matulungan ka, na imaginein mo kung tutulungan ko lahat ng mga tao ng isa-isa. For sure to, no?
ika-hospital ko yan. Pero imagine mo right now, na-leverage ko yung sarili ko sa platform na to. Sa vlogging, sa social media, lahat ng to. Kasi gusto kong makatulong sa inyo. Kahit walang balik. Kasi bakit? Ako before, ganun din. Nag-aanap lang din ako ng mga tao. Kung kanino akong taong pwedeng makapagturo sa akin, mga mentors, mga teachers, mga advice, lahat ng yan. And dahil natuto ko sa kanila, na-apply ko ngayon, ito ngayon yung resultang nakuha ko. And for sure, kung gusto mo ng ganito, trust me, kaya mo rin yan. And last, no, look for your deep why. Search deep within. Ano yung deep why? Pag sabing deep why, ito yung rason ba't mo ginagawa yung isang bagay. Hindi yung kung paano mo gagawin. Kasi yung mga robot, di ba, yung how lang, ginagawa yun lang isang bagay nang walang rason. Pero tandaan mo, human beings tayo, tao tayo. So, ano yung deep why mo, no, para mabuhay? Deep why mo, di ba, pansin yung mga tao, namatay na sila kapag wala na silang rason para mabuhay. So, ano yung maging rason mo para maging successful? Bakit ka may drive? Ano yung kailangan deep talaga? Kasi kunwari ganito, tatanong yung mga tao, ba't gusto kong mag-successful? Kasi gusto kong magka-kotse, kasi gusto kong magbabay, gusto kong yumaman. Pag ganun lang mababaw yung why mo, mabilis kang mag-quit sa trabaho, sa business opportunities. Okay, pero kung talagang deep talaga yan, okay, parang ganito, no? Drawing na naman tayo. Okay, so for example, ayan, no? Yung why mo. Deep why. Okay? So, kung yung why mo, eto, no? Lakihan natin, building. Ching, building. Yung why mo, ganyan lang. Ching, eto yung why mo. Yung parang pundasyon. Why. Okay? Pagka may bagyo dyan, boom! Or earthquake, boom! Wasak na yan. Psh. Pero, imagine mo to. Ito yung building mo. Okay? Tapos ito yung why mo, deep why. Ayan, kita niya ba? Deep why. Ito yung deep why. Ayan, no? Diba? Kahit may bagyo dyan, pero dahil malalim yung deep why mo, mag-hold yung bahay mo. Kahit mag-shake yan, pag malalim yung deep why mo, hindi ayangigyan, hindi babagsak yan. So, ganun ka-importante yung deep why mo. Ito, mga kids, ha, sa mga estudyante, payo ko sa inyo. Gusto mo tumaas yung grade mo? Isipin mo kaya, imbis na para mapasa siya, bakit mo ginagawa? Ba't mo gustong magkaroon ng mataas na grade? Isipin mo yung deep why mo. Sa mga empleyado, bakit mo kailangan pagbutihin yung trabaho mo? Para sa sarili mo? Yung iba, sabi diba, para kay God? Pwede rin. Kasi the works we do right now, no, it's a mirror of how we receive Christ in our hearts. So, kahit na empleyado ka, di ba? Isipin mo, kanin mo ginagawa para sa pamilya mo, para sa boss mo, lahat ng yan. No? Ano yung deep why mo kung bakit magiging pinakamalupit kang empleyado ng kumpanya? Ibig sabihin na malupit, mambangas, okay, pet malu, no? O lodi, no? Ba't magiging kang idol, no? Na employee, okay? And, syempre, girls, mga negosyante, pagtatayo ka ng business, mag-join ka na isang opportunity, okay, o direct selling, okay, ba't ka magsistay dyan? Ano yung deep why mo? Yung tipong pagsarabing deep why, yung tipong feeling mo magkikwit ka na, pero pag naalala mo yung deep why mo, for sure, di ka magkikwit, tutuloy-tuloy mo yan. Okay? And, syempre, listen. Okay? Listen to those who have made it. Okay? So, yung mga tao kasi, pagka nakikinig lang, kumbaga nakikinig lang na nai-enjoy lang sa mga jokes, okay, sa YouTube, sa TV, or sa kung saan pa man, no, movies, maghanap tayo ng mga taong nakagawa na. Okay? Kung saan opportunity tayo. Okay? Or venture. Doon tayo makinig. Kasi imaginein mo, tayong mga tao, mas nakikinig tayo dun sa mga taong alayo naman nung resulta nila dun sa taong resulta na gusto natin makuha. Diba? So, tulad nga ng isang kakilala ko, diba? Pinag-usapan namin yung work niya. Kung dun sa business na yun, sabi ko, sino ba yung manager nyo? Diyan ang future mo. Naku, sabi nga, ayoko maging kagaya nyo kasi stress, kalbon na, may sakit pa, tumaba pa ng todo, no, na to the point na stroke, lahat ganyan. So parang isipin mo, dun talaga eh. Be careful din sa mga taong pinakikinggan mo. Diba? Kunwari, ako dati before, pag pupunta ako sa mga business meetings ko, oh, ano naman, si Billy Boy, diba? The Vitamins Boy, gumaganon, diba? Niloloko ko. Kasi pero kung titignan mo sila, mga tambay, imagine mo, kung nagpa-discourage ako sa mga yun, tapos nakinig ako, by now, tambay din ako.
Tama. Hindi ko sila dinidiscriminate, pero ang point ko lang, be careful, be selective, no? Dun sa mga, or tignan mo din mga pinakikinggan mo. So, pag gusto mo yung resulta ng tao, di pakinggan mo. Pag ayaw mo, doon lang simple kung pakinggan. Okay? And next, okay, listen to audiobooks. Okay? And passive aspirations. So, syempre, yung you have, dun sa people na mga have made it, madali na baka hindi mga sikat silang motivational speaker or mga negosyante, hindi mo malapitan, edi pwede rin naman sa books, okay, audiobooks, okay, or sa mga YouTube, mga internet, dami mo masasearch eh, okay, marami kang matututunan, sabi ko nga eh, di ba, alin nang matuto ka, matalinong matching yung nalalaman niya yung pagkakamali niya, pero mas matalino dun sa matching yung taong natututo dun sa pagkakamali ng matching, nagets mo, di ba? So, ganun lang din. Kasi at least hindi mo nauulitin kung ano yung pagkakamaling nagawa nila. Kaya nga, sinishare ko yung mga ganito para yung lahat ng mga pagkakamali ko before, okay, hindi nyo nagawin. Okay? So para at the same time, imagine mo, kung yung iba, let's say for me, I took 15, more than 15 years to learn this, and all you need to do is to watch all of my vlogs and read my articles. In a few hours or years na pinag-aaralan mo tong content na sinishare ko sa'yo ngayon, imagine mo, mas mabilis mong makukuha. Okay, kasi bakit? Yung experience ko, hindi lang, I mean, sa libro lang na tinuro, hindi eh. Yung natutunan ko sa books, or actually nauna nga na nagka-experience ako, then para gusto ko personal growth, nag-aaral ako sa mga books. Imagine mo lahat ng to binibigay ko sa inyo nang walang bayad. Diba? And next, no, listen to speakers, trainers, and motivators. So, yung iba, yung una, listen to those who have made it happen. Ibig sabihin, ito yung mga nakikita natin, warm market sa atin, tita, tito, uncle, mga ganyan. No? Ito naman next, pwede naman yung outside, pwede yung ibang bansa, speakers, trainers, motivators. Kung papansin mo, listen to positive things. Okay? Stop listening to negative people. Okay? So, ito guys, imagine mo itong stop, look, and listen, okay, towards success. Ito yung mga guidelines na pwede mong gamitin para maging successful ka. Sa pagiging successful, guys, wala nang pinag-uusapan dito kung 50 years old, 60, gudong ka lang maging successful. Merong mga batang-bata naging successful. Meron din namang matandang leap na naging successful. So, importante naman sa dulo, no, naging successful ka in all of your aspect in your life. So, para sa akin, yun nga, ganyan na ganyan yung ginawa ko before. Okay? Katulad ng mga sinabi kong mga tinigil ko kaninang mga bad attributes o characteristics ko. Okay? And then I look for opportunities. Ito yung ginawa ko nun. Okay? And I listen to, no, a lot of kumbaga, tips and strategies na kailangan matutunan para mapalaki ko yung growth, okay, ng personal development ko. Tandaan mo, always believe in yourself. Kasi if you're not believing in yourself, ikaw na mismo yung kalaban ng sarili mo. Tama? Then, when you're believing in yourself, you believe in others, you believe in God, you believe in the opportunities that's sent to you, you believe in the system, in the culture, marami kang pwedeng paniwalaan, no? Na makakabuti para sa'yo. Okay, so with that, this is Mentor Billy Dela Fuente, and I thank you for watching this vlog. And with that, paalam!